Welcome to our channel. Kamusta po kayong lahat? Namiss ko po kayong lahat. Alam niyo po, napakatagal kong nawala at hindi nakapag-vlog for almost 1 week dahil nga po meron kaming konting pagsubok na nangyari dito sa loob ng aming bahay. At gustong-gusto ko pong i-share at i-detalye lahat sa inyo yun para po kung sa inyo po mangyari, at least may mga idea na po kayo para maging handa po kayo. So, bago po natin umpisahan ang konting chikahan sa ating vlog, para maibahagi ko po sa inyo anong pinagdaanan namin for this past few weeks na talaga namang sobrang down na ako, na-stressed ako, hindi makakain, hindi makatulog, and it's my first time na medyo mabigat na pagsubok na dumating sa buhay namin. But, totally of the prayers, tibay ng loob, kapit-kapit ng pamilya at tiwala lang talaga, ay utay-utay po na bumabalik na rin po sa normal. Pero syempre, konti pa rin prayers and patience sa mga nangyayari ngayon. So sa lahat po ng mga nag-message at nag-supporta po sa akin, maraming salamat po and God bless you all. Syempre, dahil nga po ngayon ay nasa bahay ako, ay ginagawa ko pa rin po yung daily routine every night ko. So medyo wala akong makeup ngayon, walang pulbo dahil nakapag-shower and fresh up na po ako dahil matutulog na. Kaya outfit ko ay pantulog. So, ang una ko pong ginawa kanina ay gumamit ako ng Lux Organic na ginamitan ko siya ng bulak. So, kailangan kong linisin ang buong mukha ko. After that, naghilamos ako kasabay na ng pag-toothbrush, pag-shower and everything. Pagkatapos ko po nun, nag-spray ako ng Lux Organic Skin Mattifying Mitts ko. Ayan. Itong mga to, Lux Organic na to, nabibili to lahat sa Watson. Hindi naman masyadong ganun ka-expensive, kaya pwedeng pag-ipunan at hindi siya luho. Kaya grab the opportunity. Alam nyo, na-miss ko talaga. Medyo wala pa akong energy, pasensya na po kayo, but babawi ako. And pagkatapos kong gumamit ng mints, gumagamit na ako na tong Aloe Jeju ko. Yan. This is the overnight skincare na ginagamit ko for almost every day. But kapag I have time, nagmamask po ako para mas madoble pa po ang protections ng aking skin. But anyway, ayan, magsasalamin muna po ako. Anyway, yun nga po, maraming tatanong bakit hindi ako nakapag-vlog, nasaan ako, bakit ako na-down, na-depressed or something. Ayan po, dahil nga po, nagkaroon kami ng konting pagsubok with our family, but it's okay. Dahil lahat po ay nagagawa ng paraan at lahat ay may reason. So, hindi natin kailangan magtanong ng bonggang-bongga. Kailangan lang natin magdasal at mag-faith at tapangan ng ating mga loob kahit hinang-hina na tayo. Ayan. So, yun nga po, after a few days of finish up my vlog na ang asawa ko po ay nag-birthday, so masaya pa po kami. After one day, nagkaroon po ng medyo sama ng katawan ng aking mother. Siya po yung nagkasakit sa aming pamilya at siya po ay dumaan sa prosesong inoperahan. So, ngayon po, siya po ay nakaligtas na sa operations at ngayon po ay ginagawa na lahat ng doktor para sa recovery niya at para matulungan ang sarili niya para maibalik po ito sa normal. So, yun nga po yung pinagdaanan namin. Una po, nagkaroon po si Mami ng parang bato sa abdo. Yan, inoperahan po siya. Tinanggal ang mga bato. Dahil nga po, syempre, of the way back na bata pang ina ko, mahilig kumain, kumain na maaalat or something na hindi nakaganda sa katawan at nagbuo po ito ng bato. So, ang magiging advice ko lang po, syempre, sa panahong ito, kahit dobleng ingat natin, hindi naman natin agad masasabi na super careful na tayo. Pero, kung kailangan po natin mag-extra careful para sa ganun pangalagaan ng ating sarili, ay mas maganda po para sa ganun. Mas layo tayo sa sakit kasi napakahirap po talaga ng pinagdaanan namin. Syempre, yung puyat, yung stress, yung sino magbabantay, sino magstay doon, financial din, syempre. Pero syempre, lahat naman yun ay napag-tatanto-tanto or napagduduktong-duktong para sa ganun malutas din ang problema. Kaya nga kapit lang, tiwala lang para sa ganun mas nabibless pa rin at hindi rin pa rin kami nakakalimot ang magdasal. Kaya mas lalo kami nagagabayang diga ng mga tao na mga tutulong sa amin, mga taong concern na walang sawang magdasal araw-araw para po sa recovery ng aking ina. Alam niyo po, napakahirap na pinagdaanan niya kasi parang way back Sunday, talagang siya isuka na ng suka, masakit na yung sikmo niya. Tapos talagang ilang beses na siya nadala sa ospital para bigyan ng gamot, para sa ganun ma-less yung pain. But actually, for the lesson time of Monday, talagang hindi na maganda. So, we decided to confine my mommy at mag-general na po siya ng
general check-up na siya para sa saan nanggagaling yung cause ng pagsusuka at pagsakit ng tiyan. So ngayon po, napaka-grateful po namin dahil ang ospital na puntahan po namin ay walang COVID. So safe na safe po kami at bilang mga nagbabantay ay palagi rin po kaming concern sa aming mga kalusugan. Siyempre, pag galing kami ospital, nag-change talaga agad kami ng damit, nag-alcohol or nagsasanitize, ganun din yung mga gamit namin para ma-safe po kami. And siyempre, kahit na po sabihin namin kumain kami at magpahinga, syempre pag tulirong isip mo at depressed ka, medyo lesser din po, pero kailangan kumain para hindi rin po din kami magkasakit at may lakas din po ang aming katawan. So pinipilit po namin yan, pinagsasabay po namin yan. So after the general checkup, nalaman po with the echo, with ultrasound, with x-ray, kuha ng mga dugo, lahat naman po ay ginawa ng mga doktor para malaman agad ang proseso kung ano po talaga or anong causes kung bakit ang mami ko ay sobrang sakit ng sikmura at siya po ay sumusuka. So nalaman nga po na ito ay sakit sa bato. So kailangan po i-turn over na para mawala yung pain at hindi na siya bumalik, ay kailangan operahan at tanggalin ang bato. So napakadaming proseso, for almost 1 week yung stress namin yon kasi nga bumababa yung blood count ng mami ko. So hindi siya agad maoperahan. So marami kaming hiningan sa Red Cross, sa hospital ng mga dugo, and finally marami po talagang mababait na taong tumulong at naging concern at nag-response agad, kaya nabigyan po at nakompleto agad ang dugo niya. So, yun po, nag-start na po yung proseso ng operations last night. Talaga naman pong napakahirap sa kalooban namin. Syempre, dahil matanda na siya at may edad na siya, so medyo mababa na rin ang ng immune system niya. Pero ginawa talaga lahat ng doktor para mailigtas siya. And we're so very thankful because my mom is very strong. Talaga yung faith niya, at saka hindi tumataas yung presyon niya, wala naman siyang sugar, so wala naman naging problema sa proseso ng pag-oopera. Yung dugo lang talaga, at saka medyo bumaba yung protein niya, kaya ngayon yun naman po ang tinatrabaho ng mga doktor para maibalik po yun sa normal. So tinutulungan naman po ng mami ko ang sarili niya para mas mag-get over niya po lahat ito. Yun. So, I think mag-extra vlog ako sa susunod about all the stories na nangyari sa amin. I-share ko lang po sa inyo at in-update ko po kayo kung bakit nawawala ako sa vlog ngayon. Medyo namayat po talaga ako dahil ilang araw din or linggo rin na hindi nakakain, nakatulog. Pero ngayon po, I try my best na makabawi dahil mahirap po talaga magkasakit. At syempre, napakahirap din po sa panahon na nyo nag-stay kayo sa ospital dahil nga po sa nangyayaring COVID. But, we're very happy and would like to thank for the 4 doctors na very supportive, na laging chine-check up si mami, gina-guide si mami, and ganun din sa mga nurses sa Mount Carmel dito sa Lucena City. Very good ang proseso nila, very good yung pag-aalaga nila, more patient talaga sila, kaya saludo ko sa kanila. Actually, kahapon hindi ko nakuha yung pangalan, pagalabas namin ng OR operating room, may isang nurse doon na almost 16 hours na siyang jumo-duty, and he feels so tired. Kaya sana naman, mabigyan sila ng mga blessing na extra sweldo pa para sa ganun, worth it yung mga kahirapang ginagawa nila. Kaya saludo ako sa mga doctors at mga nurse na talaga namang hanggang ngayon ay nagtataguyod ng kanilang mga obligasyon sa mga patients. So, huwag kayong mag-alala. Kasama din kayo sa mga prayers ko. Naligtas din kayo at ang inyong pamilya. Ayan. So, in-update ko lang naman po kayo, and I'm planning to have a new vlog para po sa mga nangyayaring proseso sa amin for the past few days. Alam niyo po, kasi may nag-message sa akin, nasan ka na? But I'm still alive. Nagre-recover din po ako with my stress. This is my first time na talagang dumaan ako sa matinding pagsubok. But for me, I'm very happy and thankful with my husband. Kasi ang husband ko po ay very supportive kahit nasa malayo siya. Inaap pa rin po niya ako. At sabay po kami nagnanalig at nagdadasal na matatapos po lahat ito. And syempre with my dad, very supportive din siya. Ang best friend kong si Kate na talaga namang thank you so much. Kasi talagang isa siya sa nagbabantay sa mami ko, nagki-caregiver. Ang aking anak din na nagsusuporta with the prayers sa mga family and relatives tips namin. Maraming salamat sa mga kaibigan ni mami na walang sawang nagdadasal. Sa mga tito, tita ko at mga kamag-anak namin, maraming salamat po. At patuloy pa rin tayong magdasal para sa patuloy na recovery po ng aking ina. Ayan. So, huwag po kayong mag-alala dahil at the fast view na okay na talaga kami. Magkakaroon ako ng segment na utay-utay i-discuss to. Para sa ganun, magkaroon din kayo ng guidance kapag nangyari to sa inyo. Get ready din kayo. Hindi na kayo kakabahan. Alam nyo yung mga parts na pwede nyong gawin. Basta sa panahong ito, kung kailangan natin
Ingat, mag-iwas ng mga pagkain na hindi makakaganda sa ating katawan. Disiplinahin na natin ang ating sarili kasi napakahirap ma-confine. Financially, physically, napakahirap. Kaya sana po, pag-ingatan natin ang ating sarili. Iisa lang din po ito. So, dito ko na po ikinakat ang aking vlog. Kinumusta ko lang po kayo at na-miss ko po kayo. Kaya stay safe pa rin po tayo. Sabi nga po, humuhugot po kami ng lakas sa inyo, sa mga kamag-anak at mga kaibigan namin. Ganun din po sa aming pagdadasal. Hindi kami nakakalimot talaga na talagang hindi na kami nag-questions kung bakit nangyari ito lang. May rason kung bakit. Tanggapin ang buo sa loob. At alam kong hindi natutulog ang Diyos at papakinggan kami. And thank God naman po dahil after 1 week, pinakinggan niya kami, binigyan niya ng solusyon ang problema ng aking ina at nakakabawi na siya. Kaya po tuloy-tuloy na sana yung recovery niya at yung mga doctors ay pinagdadasal kong mas mabless pa sila para mas mag-guide nila si Mami for the few days para mas makarecover siya at wala nang komplikasyon na mangyari. Yun. So maraming salamat po. Okay naman po ako. Medyo pumaya at hindi na naman nakakakain. Pero I try my best na makakain na at mabalikan sa sigla. Napakahirap ng depressed, malungkot at parang mag-anang katawan. So for me ngayon, medyo nakakatulog na ako at nakakakain na. So alam kong matatapos lahat to. Had faith lang, tiwala lang. Walang imposible sa dasal, kapit-kapit lang. At lahat siguro'y nakaguhit na to sa palad na mangyayari. At nakita ko dito kung gano'ng kabanding ang aming pamilya at hindi kami nagiiwanan at hindi kami nawawala ng tiwala. So prayers is the best talaga. Nasandata natin sa araw-araw. So, dito na pagkatapos ang aking vlog. Update ko po kayo. Isi-separate ko po yung vlog kung ano ba talaga ang nangyari. Anong sakit ni Mami. Sino yung mga doctors na tumulong sa amin dito sa Lucena City. Ganun din po sa Mount Carmel. Maraming salamat sa mga nurse and doctors. Sobrang na-appreciate ko from the guards na sobrang babait sa pharmacy. Lahat-lahat sa billing department. Maraming salamat. At syempre sa laboratory nila. Maraming salamat. At syempre sa Red Cross ng Lucena City. Si Ate Matet. Maraming salamat sa supporta mo, lalo na si Mami Roby, ang aking ninang, na supportada rin about dun sa blood donation. At syempre din, dahil nga po dyan, maraming malalaki ang puso. Gusto kong pasalamatan at shout out ang asawa ng pinsan ko na si Arvin Talastas. Yan. Sobrang bait niya, walang doblang isip na nag-donate ng dugo sa Mami ko. Maraming salamat. God bless you sa inyong pamilya. I'm sure susunod makakabawi kami talaga sa inyo. So, dito na pagtapos ang aking vlog. Hayaan niyo po, duduktungan ko to na part 2 kung ano ba talaga ang nangyari sa Mami ko. Bakit kami nawala? Bakit kami na-depress? Bakit ako nagkaganito? But for sure, tiwala lang, dasal lang, malalampasan po namin to. So, yun na pagkatapos ang aking vlog. Don't forget to like and subscribe my channel and to share your family and friends. And see you again next time. Bye! Ingat po kayo!